Gandang araw mga kahirit. Magluluto ulit tayo ng steak. Ito ay pork steak. So ang ating pong mga niluluto, kung mapapansin nyo, yung mga pangkaraniwang lutuin sa bahay na hindi nyo kailangan tumakbo sa palengke, lalo na gaya nitong amin sa isla, na wala kayong basta access papuntang palengke. Yung mga niluluto natin ay yung mga simple lang ang sahog. So, sa pagluluto natin ng steak ngayon, ito po yung mga recado natin or ingredients. Ito po ang una nating karne ng baboy na hiniwa sa tamang kapal at lapad para sa steak. Yan po yung ng mahihirap, karne ng mahihirap. Meron tayong butter or margarine sa pagpiprituan, hindi ho mantika, margarine po o butter, at saka bawang. Ito pong ating karne ay binudburan na natin ng konting asin at ng paminta. Kung kayo po merong ibang pampalasang gusto, pwede naman po, kaya lang nasa pagluluto po yun ng mismong pork. So, lulutoy na natin ang ating pork steak. Luto na tayo. So, magsisimula tayo sa paglalagay ng ating margarine or butter natin. Kailangan matunoy yan. Unahin po muna natin ang ating butter. Okay, susunod po natin ang bawang, pero hindi katulad ng ating garlic chicken na medyo sinunog natin. Ito pagkausan natin ng konti, ilalagay na natin yung ating katunang baboy para kasabay na lumalambot ng baboy. Medyo nasusunog-sunog na yung ating bawang. Paglalagay po natin ng karne, siguraduhin po na sa low heat flame tayo, kasi ang karne po ng baboy hindi pwedeng bigla yung apoy. So lagay na po natin yung ating karne. Pagdating po tayo nagpiprito ng ganito, parang paprito ng sistema nito, siguraduhin lang na bago nyo baliktarin ay medyo sunog-sunog na yung ilalim, pero hindi kailangan malakas yung apoy, kasi nga mabibigla yung tigas ng karne. So pabayaan natin muna siya ng ilang minuto ating balikan. Ayan. After 5 minutes ating pihitin, kasi kapag hindi natin po pinihit yan, ay di yun ay pinirito na lang, kasi titigas na gusto yung inyong yan, kaya lang po siya. Siguro mga dalawang baliktad pa ito. Okay na yan. Makita niyo yung bawang niya, sumasabay yung luto sa karne. Pag hindi niya yung tinititigas po yung ating karne. Pag naman na-straight nyo yan, sabi pangalak po yun. Kung mas maganda yung mga dalawa tatlong pihit. So, hindi naman po kasi ito yung tenderloin. Ito yung pakaraniwang karne na nabibili natin sa pag may nagkatay. Ang maganda kapag na tayo bumili ng karne sa katay sa ating barangay, sigurado ka doon sa malinis na karne, kasi nakikita mo yung
patay. Kaya lang, hindi ka makaka-afford na bumili ng gusto mo na walang mahahalong buto dito dahil sa palengke. Pag umorder ka ng karne, pag sinabi mong laman, laman lang. Sa barabarangay po kasi nga, medyo mahal yung labor dito. Ganun na ang ginagawa. May kasama pang king buto. Pero sure ka naman na malinis yung karne. Kahit yung dugo na binibili, malinis yung kasi nakita nyo na. Ito, itepo lang natin siya. Mga isa, dalawang baliktad lang yan. Okay na ang ating steak na pang kagaya namin mahira. Ano naman po kabila ang ating pipiitin? Ay, napakabango ng ano, ng bawang. Huwag po nung bibigla yung batang prito niya. Yan, nakita niya nagkakukuli. Ano na yung kanya balat. Pero kung bibigla yung ang tutuli, kasi nga prito na siya. Yan, pero sabi ko, dapat kasi ang okay. Walang bot na malasa. Ay, yan po napakasimple natin ang ingredients. Bawang, tangerine, paminta, saka yung ating karne. Balikan po natin siya, lalagay natin siya mamaya ng konting kalamansi para makahabon yung ating kailangan po natin siya ng konting kalamansi. Alam mo, pagkakamali natin yan, ate Gala, naparami yung ating margarine. So, kung kahit yung magluluto nito sa bahay, huwag niyo pong dadamihan yung margarine kasi ang margarine po at saka mantika, parehas naman sila. Ang hirap po pag napadami yung mantika, tumitigas yung buong baboy. So, ang dapat na mantika lang dito o margarine ay yung sapat para yung ilalim ng karne ang lumapat o malagyan. Pagka madaming ganito, tumitigas yan. So, kung kayo pigagawin ito sa bahay, sikapin po yung maliit. Konti lang yung mantika. Pero ang isang dapat yung tundin, mahina dapat yung apoy niya kasi karne siya ng baboy. Kung tenderloin naman siya, okay lang yung totoong luto sa steak. So ito po naman ay hindi tenderloin, kaya medyo matagal-tagal po talaga. So okay po, matatapos po tayo at ito po ay maya-maya hahanguin na natin. Okay, ito na po ang ating steak na pangmahirap. So, mapapansin nyo, hindi siya masyadong tuyo sa ibabaw. Nilagyan pa rin po natin na ibabaw niya ng margarine para mapanatili yung moist. So, ganito po kasimple ang ating steak na pangmahirap. So, kainan na po tayo. Tandaan lang uli na hindi lahat ng karunungan ay maaaring makita magmula sa libro, maaari din magmula ito sa ating kapwa-tao, sa ibang tao, sa ating kasama sa bahay. Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Kainan time!